Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Bago natin simulan ang pagdiriwa ngayong linggong ito, pinapaalala lang po sa mga kinauukulan na ipakisara o ilagay sa silent mode ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes taon A. Ang ating punong selebrante sa hapong ito ay si Padre Joe Andre Beltran, Associate Pastor dito sa simbahan ng San Padre Pio, kasama si Deacon Ray Toralba. Tumayo po ang lahat at makiisa sa pag-awit ng awit pambungad. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin sa ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa mga kapatid ang Diyos at sa inyo ang mga kapatid na ating kasama. Sa isip, sa salita, at sa loha, at sa aking panagkulungan, kaya sa lahat, maling ganyan sa lahat ng mga langit at mga banal, at sa iyo ng mga pating, ako'y pahalagin sa mga kawat tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritu iyong bigay sa isinubong mga alagad sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng mga Pentecostes, nagkatipon sila lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy magunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapad sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo ay mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Meron pa sa ating mga taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Hudismo, may mga taga Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Sa daigdig, ikaw po ang kairamin ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mo sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay tulad mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi nasasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinagpatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinaiinom sa isang Espiritu, ang salita ng Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibig at paglubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Inhawang pinanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dala. Marumi palinisin, lantay panlariwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhok, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapingin ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman
sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. So, sa Yellowstone National Park, ginagabayan ng isang park ranger, isang grupo ng mga hikers, ano? Papunta sa isang lookout point, siguro dun maganda mag-selfie, kumuha ng mga pictures, at magpahinga. Ganado-ganado yung ranger na sabihin sa mga hiker yung mga halaman at mga bulaklak na madaraanan nila, pati na yung mga hayop na makikita sa park. So, dahil ganado-ganado siya, yung two-way radio niya with the other authorities, yung mga ibang rangers, eh parang nakakasagapan sa kanya dahil laging mayroong komunikasyon. So, pinatay niya, switch off niya. So, malapit na sila dun sa lookout point na makasubukong niya yung isang ranger. Sinabi sa kanya na nagihingalo, bakit hindi mo sinasagot yung two-way radio mo? Kanina ka pa namin kinokontakt dahil merong isang malaking oso, grizzly bear, na umaaligid sa grupo mo. So katulad ng pagbuga ni Cristo sa kanyang mga alagad ng banal na Espiritu, nahinahan na rin tayo nito sa ating binyag at kumpil. Nasa sa atin na po ang banal na Espiritu Santo. Nasa sa ating kalooban na. Ano mang oras na binabaliwala natin ang banal na Espiritu Santo o binabaliwala natin ang babala ng Biblia, pag chinu-tune out po natin yung Holy Spirit, inilalagay din natin sa panganib ang ating sarili at pati na rin yung mga nasa paligid natin, katulad nung ginawa ng park ranger sa Yellowstone National Park. Sa ating buhay, marami po tayong alalahanin, inaalala, no? Yung pamilya natin, yung hanap buhay natin, yung mga apo natin na kailangan natin alagaan, yung mga anak natin na kailangan natin dalhin sa kanilang mga sports matches na minsan sa linggo rin. Yung pagnanasa natin na, o pagnanais natin na makabili ng sarili nating bahay o ng bagong sasakyan o tapusin yung bag na sa bucket list natin, biyahe sa iba't ibang bahagi ng taig-taig. Siguro meron din tayong mga alalahanin na tumutulong tayo at nagpapadala sa ating mga kamag-anak sa Pilipinas. Isa pang alalahanin natin, siyempre, ay yung pagiging alagad o disipulo ng Panginoon. Ang pagsimba tuwing Linggo. Kung pare-pareho o pantay-pantay ang pagpapahalaga natin sa bawat isa sa mga natukoy ko, medyo may kaliwas po yata. Dahil ang dapat na nasa gitna, nakasetro dapat ang lahat ng ating ginagawa sa pagiging alagad ng Panginoon. Doon po dapat umiikot ang ating buhay. Katulad ng mga sinaunang Kristiyano ng panahon ng mga apostoles. Alam po ba ninyo yung larong tongits? Sino po naglalaro ng tongits? Ba talaga? Susugal kayo ng tongits? Bawal yan. Anyway, may parang mahjong gamit yung maraha. So mas marami siguro sa inyo nakakaalam ng mahjong. So mayroong isang binata sa Pilipinas na merong napupuso ang magandang dilag na medyo ligat. Kaya itong binatang ito, palaki ng isang ina na
madasalin at palasimba. Hindi masyadong ganoon yung ina ng kanyang napupusuan. So isang beses, tumalaw siya, Linggo. E kulang ng isang prayer sa tuwingin siyang nanay, niyaya siya. So, syempre, gusto mo makas mga brownie points sa nanay para mas madali yung panindigaw mo. So, naisip niya na sumali. Pero naisip rin niya na kapag sumali siya, kalingguhan pa naman, magsusugal siya. Hindi yata matutuwa yung kanyang ina. So, hindi siya nagsugal. So, sana sa kanya, naisip niya na sasama ang loob ng kanyang ina pagka nalaman na sugal siya ng Linggo para lang makaskor ng potino sa kanyang nililigawan. So yung ina niya, ang kanyang gabay, ang kanyang influencer. Alam niyo po ba yung influencer? Marami po tayong medyo millennial dito. So siguro alam niyo yung influencer. Ano po ba yung influencer? Mark? Oh, social media influencer. So, yung mga parang endorser na nag-uudyok sa kanilang mga followers na siguro bumili ng isang produkto o i-entertain yung ibang mga desisyon, no? Parang mga celebrity endorsers din. Ito yung mga iniidolo ng mga tao. Parang nagiging gabay nila dahil sikat. Sino ang influencer niyo sa inyong buhay? Yan ang isang katanungan na dapat sana nating sagutin, lalo na sa linggong ito, na inaalala natin ang pagbibigay, pagbuga ng Espiritu Santo sa mga alagad ng Panginoon sa atin. Sana po ang Espiritu Santo na nasa atin ay muling maglagablab sa ating mga puso upang maproklama natin ang mabuting balita, to proclaim the good news, the gospel, the joy of the gospel sa mga nakapaligid sa atin. Nasa atin na po yan. Pagka yung influencer natin iba, kung yung pagpapahalaga natin sa mga nangyayari sa buhay natin eh pareha sa pagpapahalaga natin sa pagiging disipulo, maliligaw po tayo ng konti. Sana po mag-alam uli ang apoy sa ating mga puso sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya katulad po nung nasa unang pagbasa ng yung mga tao nagpunta sa Jerusalem mula sa ibang-ibang panig ng daigdig, ay narinig nila ang mga pagtuturo ng mga apostoles sa kanilang sariling wika. Na-unite po sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga tao sa Jerusalem ng araw na yun. Kabaligtaran nung nangyari, nung nag-build sila ng Tore ng Babel, no, the Tower of Babel, na kung saan sinabing iba-iba yung language nila para hindi sila magkaintindihan. Ngayon, kahit ibang-iba yung lingwahe, kahit iba't ibang wika, naiintindihan nila ang mga sinasabi ng apostles dahil sa kapagyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, but ngayong Linggo, ay nilulunsad natin ang isang bagay, ang mission statement ng parish na magbubuklod-buklod sa atin na nagaling sa iba't-ibang lugar, iba't-ibang istasyon sa buhay upang maging united po tayo. Ang united po hindi ibig sabihin pare-pareho. Pwede pong magkakaiba tayo, pero pareho ang nagkagabay sa atin. Iisa ang influencer natin. Upang makatulong po sa atin sa pagtanaw o pagsunod sa impluensya ng Espiritu Santo, hindi na po ang ating mission statement. Sabay-sabay po natin banggitin dahil sa isang linggo po, bibigyan kayo ng quiz ni
Father Andre. Pagpasok, tatanungin kayo, ano yung apat na action words? At so sabay-sabay po natin bigasin. We are a diverse Catholic family united in Christ's call for discipleship. Inspired by the life of Saint Padre Pio, we heal, serve, witness, and worship. Diverse po tayo. Iba't ibang edad, iba't ibang kagustuhan, iba't ibang region sa Pilipinas galing, iba't ibang bansa, and so on. Pero nagkakaisa po tayo dahil ang influencer po natin isa. At inspired by the life of Saint Padre Pio, that's if Saint Padre Pio focused simply on healing and serving and witnessing and worshiping. Na tataon po yung pinakunang action word na healing, angkop sa libong ito dahil po sa report na pinalabas ng ating State Attorney General si Raul Kwame tungkol sa mga paring ng abuso ng mga Pakyano. Meron kung munting hindi pa kakaintindihan sa dami o sa bilang ng mga paring involved doon. Ano? So, inaanyayahan ko po kayong basahin ang sagot ni Cardinal Supic. Meron pong 4-minute video on YouTube. You can find the link sa website ng Archdiocese upang marinig yung kanyang tugon sa report po na ito. Nasa bulletin din po at actually hindi nasa bulletin. Meron po tayong mga kopya sa likod kung gusto niyo nalang basahin. So, healing. So, pagdarasal natin na magkaroon ng paggaling ang mga paghihirap na naranasan ng mga biktima ng abuso. At sana magkaroon din ng healing ang ating simbahan tungkol dito. So, isa puso po sana natin ang ating mission statement at lahat po ng ating mga ginagawa sa ating ministeryo sa parokya ng St. Padre Pio manggagaling po sa mission statement na yan. Sana po ay pag nalaman ng mga ating ang mga kaibigan at kapamilya na tayo ay nasa St. Padre Pio, ang masasaisip po nila ay ito ay isang parokya that heals, that serves, that witnesses, and that worships. Ulitin po natin ng isa pang ulit ang ating mission statement. We are a diverse Catholic family united in Christ's call for discipleship. Inspired by the life of Saint Padre Pio, we heal, serve, witness, and worship. God bless you. Tumayo po tayong lahat at ating sambitin ang ating pananampalataya. Sumasalangkaya ako sa Diyos Amang mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasalangkaya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya at nalangin ng Espiritu Santo. May pinangarap ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayin inililig, nanakot sa tinaruroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit
nalulugdok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon ang iyong nangparirito at duhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid na kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu sa pagharap sa mga hamon ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo, halina banal na Espiritu, kailangan ka namin. Halina banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa ang buong simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagtaguyod ng pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon sa kanilang mga pinamumunuan. Manalangin tayo. Halina Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng guro ay makapagkintal ng mga tunay na nagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Nawa, lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ng malasakit sa kapakanan ng panlahat. Manalangin tayo. Nawa ang mga naghirap dahil sa abuso ay maranasan ang malalim na pag-ibig ng Diyos para sa kanila at ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Manalangin tayo. Nawa ang mga tumutulong sa mga naabuso ay kumilos na may kaalaman at habag sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Nawa ang mga naapektuhan ng pang-aabuso ay magkaroon ng lakas ng loob na idulog ang kanilang karanasan at abutin ang pagpapagaling. Manalangin tayo. Para sa mga intensyon ng misa ito, para kay Clara Admontano Mandia Jr., Erwin Joseph Lapaz, Ofelia S. Feliciano, Judy Magsayo, at para sa lahat ng ating mga parishioners, manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod na kami maging tunay na mga kasangkap sa pagtatag ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nagaharing kasama ng Ama ng Panginoong Jesucristo, isang Diyos magpakailanman. Amen. Thank you.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay magpuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo ang binigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noon ang mabuting balita ay simulang ipinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga't marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noon ang lahat ay umiiral ay iyong likha. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayan, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inamo niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iniyunan sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ng kamatayan at mahayag ng pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahando para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipa, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos, ang pagkakawal.
iyo ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay nagbuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at si Blaise na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y uling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin ang iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabubuhay dito sa daigdig ng kalugod-kalugod sa iyo. Pinagdiwanawa namin ang pagpapuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Tumhayan mo ang aming pananampalataya
huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. At maaari po tayong umiti sa isa't isa. Huwag niyo pong takutin ang inyong kapitbahay. Salamat po.
at the Feast of Pentecost is we invite all parish volunteers to please come forward and receive a special prayer. So, kayo po ay mga lectors, communion ministers, ushers, inaanyayahan po kayo namin dito sa harap upang makatanggap ng pagbabasbas at ma-empower kayo ng Holy Spirit na way ang choir din also. Pero ang choir, let's ask them to just remain there, no? And we will sprinkle the holy water later on. Yung mga naggagandahang ating mga ministers, please come forward over here and face the congregation. Let us all raise our hands and invoke this prayer for them. Everlasting God, strengthen and sustain in all those who volunteer in our church, that with patience and understanding they may love and care for your people, and grant that together they may follow Jesus Christ, offering to your gifts and talents, through whom we who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Bigyan po natin sila ng kagalakan at palakpak. Maraming salamat po sa inyong servisyo. Holy water lang yan, huwag kayong takot. Tumayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak ang lihim ng iyong pag-ibig at pagligap sa isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong gumaganap sa paghahayag ito, na siya rin ang nawang naglahat ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpo po kayo sandali at mamasahin po ni Deacon Ray ang ating announcements. Aray ko. Nagsisimula na po ang registration para sa religious education sa susunod po ng taon. Kung interesado po kayo, please stop by next week sa labas po ng school gym. Sarado po ang rectory bukas dahil na po sa Memorial Day celebration. Magbubukas po muli sa Martes. Salamat po. Tumayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayarin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.